What's up mga kamani mamid? Naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. At ang pangpaswerte natin ay walang iba, kundi isang piraso lamang ng dahon ng laurel. Marami ba kayong kahilingan na nais mong matupad? Ang mga kahilingan na yan ay gusto mong mais sa katuparan, gusto mong mangyari sa iyong buhay, at gusto mong magkaroon ng katuparan. Alam mo bang, ang mabisang pampatupad ng ating mga wishes ay dahon ng laurel, dahil ang dahon ng laurel ay nagmula sa salitang Laura na ang ibig sabihin ay success. Kahit kung gusto mo ng success sa buhay, dahon ng laurel lamang ang kailangan natin dyan. Isusulat mo lamang dito sa dahon ng laurel ang mga pangarap mo. Isusulat mo ha. Halimbawa, yung pinaka-the best. Kung isa lang yung gagamitin mo, pinaka-the best. Pero kung mas meron kayong tatlong the best na kahilingan, tatlong dahon ng laurel. Okay? Tapos ilalagay mo yan, ha? Ilalagay mo sa ilalim ng kaunan mo. Okay? Ilalagay mo lang po yan sa ilalim ng unan mo. Pagkatapos mo sulatan ng mga kahilingan mo, yung pinaka-the best, ilalagay sa ilalim ng unan. At ibulong mo tuwing umaga pagkagising at bago matulog. Ibulong mo dito. Halimbawa, ang isunulat mo, magkaroon ng malaking bahay. Bago ka matulog, bago mo ito ilagay sa ilalim ng unan, dasalan mo muna ng isang Ama namin at isang sumasampalataya. Kung ikaw ay Katoliko. Pero kung hindi ka naman Katoliko, kahit anong dasal ay pwede mong gamitin, wala namang magiging problema, basta't ang mahalaga ay madasalan mo. Pagkatapos mong madasalan ay ibulong mo dito ang iyong kahilingan. Halimbawa, malaking bahay. Magkakaroon ako ng malaking bahay. Magkakaroon ako ng malaking bahay. Ibulong mo yan sa dahon ng laurel ha. Habang nakasulat yung salitang malaking bahay dito mismo sa dahon ng laurel. So, i-claim mo na yan. Tapos bago mo siya ilagay sa ilalim ng unan. Pagkagising mo, kukunin mo siya sa ilalim ng unan at ibulong mo ulit. Magkakaroon ako ng malaking bahay. Magkakaroon ako ng malaking bahay. I-claim mo na yan. Dahil panigurado ng lahat ng mga sinasabi mo at ibinubulong mo sa dahon ng laurel ay maisa sa katuparan, mangyayari at magaganap. Basta't gawin lamang natin ang tinatawag na law of attraction. Ang law of attraction kasi, yan yung pag-akit o pag-manifest sa mga kahilingan. Yung law of attraction kasi, kapag minanifest mo ang mga bagay na gusto mo mangyari sa iyong buhay, inattract mo sa buhay mo ang mga bagay na yan, siguradong ito'y makakaroon ng kaganapan. Basta i-manifest mo lang sa buhay mo. Ang tinatawag na yan ay law of attraction. Kailangan maging the best ang pagganap mo sa law of attraction. Ang involved naman sa law of attraction yung manifestation, affirmation, and visualization. Ibig sabihin, habang isinasa buhay mo yung manifestation, lagi mong aakitin. Okay? Kung halimbawa, malaking bahay, lagi mong aakitin sa buhay mo yan. Okay? Tapos, affirmation, lagi mong sasabihin kahit sino kausap mo, alam mo ba, magkakaroon ako ng malaking bahay. Panigurado, magkakaroon ako ng malaking bahay. Kahit sino kausap mo, sabihin mo yan. Okay? So, kung meron naman tayong mga kausap na negatibo at magsasalita sila ng hindi maganda o mga negatives, huwag mong intindihin yan. Basta huwag mong kalabanin yung isip at puso mo na isang araw yung pangarap mo na yan ay matutupad, mangyayari at magkakaroon ng kaganap. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, kapag ikaw ay nangangarap, huwag mong kontrahin ang pangarap mo. At isa pa, huwag mong pigilan ang mga hangarin mo sa buhay. Kahit ano pang sabihin ng mga tao sa paligid mo, hindi kasi natin mapiplease lahat ng tao. Meron talaga mga tao na negatibo at maaawa na lang tayo sa kanila kasi kaya sila hindi nagiging successful, kaya sila hindi nagtatagumpay, ay negative sila. Pero ikaw, huwag kang sumama sa sistema nila. Baguhin mo sistema mo, basta't mangarap ka lang. Isipin mo, ang pangarap mo na yan ay makakamtan mo. Pero, katulad ng lagi kong sinasabi, sasamahan mo ng pagkilos, sasamahan mo ng Masamahan mo yan ng pagkilos, panalangin sa poong may kapal. Siyempre, lagi ngayon titinggin. So, isa pang paraan ng pagmamanifest, pag-affirmation ay sa law of attraction, kasama din yung tinatawag na visualization. Okay? Tuwing gabi, bago ka matulog, isipin mo, di ba nga, tinuro ko sa inyo na yung dahon ng laurel, dadasalan o bubulungan mo yan na magkakaroon ako ng malaking bahay. Bago ka matulog, sabi mo sinasabi mo malaking bahay, isipin mo sa isipan mo na meron kang malaking bahay at yung malaking bahay na yun ay sa'yo na.
Okay? Visualization, isa rin yan sa napakalakas na kapangyarihan para mas maakit mo yung swerte, yung pangarap mo. Bago ka matulog, i-visualize mo, magkakaroon ako ng malaking bahay. Tapos, pagising mo, i-visualize mo ulit, magkakaroon ako ng malaking bahay. Yan lang ang gagawin mo. Magkakaroon ka ng malaking bahay, magkakaroon ka ng malaking bahay, magkakaroon ka ng malaking bahay. Magkakaroon ako ng malaking bahay, I claim it. Ganyan. Alam mo ba, sa dami ng mga taong naging successful, sila yung mga taong palaging nag-iisip ng mga goal nila. At walang masama dyan. Isipin mo yung pangarap mo, isipin mo yung goal mo. Dahil habang ikaw ay naghahangad ng isang bagay, mas lalo mong pinagbubuti yung ginagawa mo. Mas lalo kang nagiging eager. Mas lalo kang nagsusumikap. At isang araw, nakikita mo na lang yung sarili mo na unti-unti mo nang nakukuha yung mga bagay na gusto mo. Kasi nga, nagsumikap ka. Pinagbuti mo yung ginagawa mo. Yun ay dahil may pangarap ka. Yun ay dahil may goal ka sa buhay mo. Kaya't huwag mong kontrolin yung pangarap mo. Kahit ano pa yan, kahit gaano kalawak, kahit gaano kalaki yung pangarap mo, huwag mong kontrolin dahil ikaw mismo sa palad mo ang makapagsasabi na ang pangarap na yan ay kaya mong makamtan. At walang sino man ang pwedeng magsabi na hindi mo kaya yan. Dahil hindi nila kontrolado kung anong kakayahan meron ka. Ikaw mismo ang may kakayahan na gawin yung mga bagay na yan na maging makatotohanan. At alam ko, hindi mo bibiguin yung sarili mo. Basta sasamahan mo lang ng pagkilos. Pero ang isang step dyan, kinakailangan may goal ka. Kasi pag ikaw may pangarap, may goal ka sa buhay mo, anong susunod mong step? Siyempre, magsusumikap ka. Pag nagsumikap ka, anong susunod mong step? Ang susunod, kukunin mo yung mga pangarap at goal mo sa buhay mo hanggang makamtan mo ang lahat ng ito. Ganyan lang kasimple. Kasi kung ikaw, wala kang kapangarap sa buhay, ay tapos na. Hanggang dyan ka na lang, okay? Kapag sinasabi mo palaging, mahirap lang ako habang buhay ako magiging mahirap, mamamatay akong mahirap, dyan lang talaga ang patutunguhan mo. Wala nang mangyayari sa buhay mo. Kasi yan yung thinking mo eh. Yan yung isipan mo eh. Dahil iniisip mo na mamamatay kang mahirap, hindi ka nakikilos. Hindi ka na mag-move forward. Hindi mo nagagawin yung mga pangarap mo kasi iniisip mo na wala kang patutunguhan. Iniisip mo na walang mangyayari sa'yo. Kaya ganyan. Ganyan din ang mangyayari sa'yo. Di, wala. Walang sense. Walang sense sa magiging buhay mo kasi next step ka na sa pangangarap. Kaya't ikaw na nakikinig ngayon, huwag mong hintuan yung pangangarap kahit kaano kalawak yan. Magpatuloy ka lang para akitin natin yan gamit ang dahon ng laurel at siguradong maaakit mo ang lahat ng pangarap na nanaisin mong makamtan sa buhay. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Huwag niyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video. Thank you very much mga ka-Money Magnet!